Okay, diagnosis natin tong Toyota Avanza na lusot yung preno. Paano nyo ba malalaman kung lusot yung preno ng Toyota Avanza? Check natin yung nakapatay yung makina. Ayan. Pag inapakan nyo yung preno, dapat hindi yan sasagad sa flooring o kakalahati. O higit sa kalahati. Kagaya nito, nakapatay yung makina niya na. Sagad sa flooring. Ayan, tingnan nyo. Sagad sa flooring. Masot yung preno. Kahit start nyo pa yan. Start natin. Start natin. Pag ganyan po, huwag nyo na ibiyahe. Napaka-delikado na po yan. Halos wala ng preno yan. Ayan o, oh, sagad na sagad. Tumatama na sa flooring. So, una nyong gawin, check nyo yung check nyo yung mga gulong kung may bakas ng tagas ng mga brake fluid. Pag wala, madalas nasira nito yung mga wheel cylinder sa likod. Yung mga goma ron sa wheel cylinder sa preno. Check nyo yun, tingnan nyo. Kung may leak o may basa ng brake fluid, indikasyon na yun na nasira na yung goma. Tsaka dito sa unahan, yung brake master. May goma din niya sa brake master. May repair kit naman nun, napapalitan yon. Sa case na to, hindi niyo makikita na basa yung ano, yung sa may brake master. Kailangan niyo matanggal. Makikita niyo ron na mapapakita ko sa video mamaya yung nasirang goma. Kaya lusot na lusot tong preno. Ayan, tanggalin lang to. Gamit yung gis. Ayan, gis. Tanggalin. Tanggalin din to. Ay, ito. Lay-lay nyo lang ganyan. Ito lang tatanggalin. Ayan, tsaka to. Lay-lay mo. Ito, ito. Oh, ito. Tagas. Ito yung papalitan. Gas.
Ito yung luma. Ito yung bago. Luma, bago. 1316 nakasulat dyan. Tapos sikin. Sikin. Basta may sikin dyan. Gusto ka ma. Yun. Sikin. 1316. So ito na yan. Lagay na natin. Tapos lihain nyo yung loob nito ng 1000. Lihain. Tapos sa loob, lihain nyo. Nariya ko na yan. Tapos yung lihain, hugasan, punasan. Lagay nyo ng brake fluid. Saka ito. Tapos lagay nyo na. Ito. Ito. Yan, basta, balik na. Para matanggal nyo ito, kailangan tanggalin nyo din itong spring. Itong spring. Nakalagay ito dito, dun. Dito. Kailangan tanggalin nyo rin ito dito. Tapos lay-lay nyo lang ganyan. Kapit muna natin ito. Nakakabit na yan dito tayo sa likod. Kabit nyo muna itong dalawang gis. Para hindi yan mabalay. Isa. Tapos ito, ito tube, brake tube, gamit kayo yung gis, gis, kamayin nyo muna para siguradong kumapit, para hindi walang lost thread, tsaka nyo ilahe pang hindi na natanggal, tsaka nyo ituloy, para iwas lost thread. Yan, hipit lang, sakto lang. Yan. Tapos hipitan natin to. Yan. Yan, sakto lang. Tapos dito na tayo. Pantay nyo lang ito. Matay. Yan, kabit niya. Tapos kakabit ito muna.
Very good. Well. Hindi na gumalaw. Tapos. Ito. Yan. Tapos ikot. Yan. Nakabit na yan. Pabit na lang yung spring. Dito. Yan. Gamit kayo nito. Dito. Yan, kapit na. Shoot mo na muli. Yan. Kapit na. Yan, kapit na yan. Ito. Oh, ito naman. Sa ilalim. Okay, magkini ito. Matigas daw, matigas. Ayan, nakakabit na. Ayan, kaya natanggalin ito. Yes. Ang ganun yung laman nito. Basahan para hindi kumalat yung brake fluid. Esto 12. Esto, chaval, esto. Thank you.
Siyempre. Ang dami, kalawang loob. Ang dumi ah. Ay, papal doon. Gas-gas na. Ito, goma. Ito. Tsaka ito. Ayun, ang sira. Focus mo. Ayan, sira. Kaya pala. Kaya lubog yung preno. Ito yung sira. Ito yung tabahan sa brake master. Wala mabilang goma. Na repair kit yung bibili. Bago. Dito. Kaya dito, pagagamitin. Papalitan. ₱500.
Okay, ayan lang natin to. Washer. Sunod to. Sunod to. Pagayos na dito. Yeah, brake fluid. Ibawan para malagay ito. Kita mo yan, gumagalaw sa loob. Kita ba? Kailangan niyang ganyan. May lock. Lagay mo. Screwdriver na lang para sure. Ingat lang baka masukatan to. Doon dapat sa gitna. Okay, pakita mo yung gumagalaw niya. Ayan o. Okay, pag yan wala na yun. Yan, tsaka malagay yung bolt. Tagay mo na. Clockwise. Tsaka niya pitawan to. Lock na. Lock na yun. Pitan, jeez. Yun, lock na. Thank you.
12. Ito yung maximum yan ito. Baba pen ba? Oh, bubomba yung pen. Magkano ganito? Magkano? 280. Mara lang mo. Ang malaki. Tinok mo kung tinok malaki. Isang litro lang. Jeremy! Oh, tigas! Okay, bomba! Kailangan mabuto eh, mabuo yan. Jeremy! Ah, hirap. Bomba! Jeremy! Bomba! Jeremy! Okay, bomba! Ah, dapat buo na, wala nang bula. Jeremy! Buo na. Ah.
na. Okay. Na naman. Kaya mo matol. Ito. Pirme. Ayan, dapat diretso ng ganun. Kaya mo matol. Ayan, wala na. Tara. Kung diretso ng buho na ganyan, okay na yun. Yeah. Dapat punong-puno ito, diretso, wala mga putol-putol, okay, bula. Pirme! Bomba! Ako ito lang ganyan. Pirme! Bomba! Pirme! Bomba! Pirme! Bomba! Pirme! Okay! Saka, wait! Sara ko lang! Okay, Toyota Avanza. Pagkatapos natin mapalitan ng repair kit yung master cylinder tsaka wheel cylinder sa likuran, check natin habang nakapatay yung makina kung lulubog pa ba yung preno. Ayan, halos hindi na lumulubog, halos kalahati lang. Dapat ganyan kahit nakapatay yung makina, hindi dapat yan tumidikit doon sa flooring, tumidikit dito, dapat ganyan lang. Ayan. So nagawa na natin ang problema kung bakit lusot yung preno dahil sa sirang goma sa master cylinder at saka sa wheel cylinder sa likuran. Sa likurang gulong. Wheel cylinder sa likurang gulong. Okay na. May panda rin pa natin yan. Start. Start. Ganun pa rin. Dito nga tama sa flooring, halos kalahati lang. Pag nakapatay yung makina tapos umabot, pagkapak nyo umabot sa flooring, may problema na po yun. Huwag nyo na po ituloy yung biyahe nyo. Napakadelikado na po nun. Kailangan mapacheck nyo na po yun ng agad-agad. Napakadelikado po nun. Pag meron pong ano, halimbawa dati hindi naman siya lumalagpas ng kalahati. Kalahati dito, hindi maabot ng flooring. Lumagpas ng kalahati doon. Magtaka na ho kayo kung hindi ho yung dating ganun. Kasi ho, napakadelikado niyan. Dapat mapacheck nyo na yung preno sa lalong madaling panahon para iwas diskrasya. Napaka-importante ng preno. So ganun lang, paano nyo siya i-diagnose, paano nyo i-repair, at paano nyo malalaman kung yun ang problema. Yan o, okay na. Salamat.